Yes, magandang hapon, Peter Adrika. Kakatapos nga lang itong programa dito sa PICC para sa proklamasyon ng mga nanalong finalist groups. 55, gaya nga nasabi ni Rica, no, 55 finalist groups mula sa higit 170 na tumakbo ang mabibigyan na po ng pwesto sa darating na 19th Congress. Tatlong pwesto, Rica, na may pinakamaraming boto, ito yung Act CIS. Tig-dalawang pwesto naman ang ilalaan sa mga nakakuha ng higit pa 2% ng mga boto. Ito'y limang party list. Ito yung One Rider PL, Tingog, 4PS, Ako Bicol, at Sagip party list. Ang natitirang pwesto ay binigay sa iba pang party list base sa kanilang ranking naman sa nakuha nilang dami ng boto. Tig-isang pwesto sa Kongreso ibibigay sa ang Provincialo, Uswag, Ilongo, Tutuktuin, Sibak, Duterte Youth, at iba pa. Ilang sa makilala natin na party list na mabibigyan muli ng upuan o pwesto sa Kongreso ay yung Gabriela, Kabataan, Act Teachers, at iba pa. Kanina nabanggit ni Rica, no, yung isang contention o yung naging issue sa Kabataan at Gabriela party list. No, napagaman meron na kami din na disqualification case sa COMELEC, iniain nga yan ng NTSLCA, kasama pa rin sila sa naging proklamasyon ngayong araw. Dalang paliwanag naman ng COMELEC dyan, hindi pa naman nare-resolve, to be fair to them, hindi pa nare-resolve yung petisyon na yan laban sa kanila. Ngayon, mga noted people na dumating, andito yung anak ni Senator Bong Revilla na si Brian Revilla, siya yung nominee ng Agimat Party List na kumakatawan umano sa multi-sector groups. Isa lang unang beses pa lang na makakaupo sa Kongreso. Tumipensa itong si Brian, no, na matanong higit sa political dynasty. Dahil kung titingnan natin, yung kanyang ama ay senador, ang kanyang ina na sila ni Mercado, Bacoor City Representative. Ang kanyang kapatid na si Cholo Revilla ay Cavite First District Representative. May sabi naman niya, nasa, kumbaga, desisyon naman ng taong bayan ang pagboto sa kanila, entitled to vote naman daw ang mga taong bayan base sa kung ano nakikita nila makakabuti sa bansa. Tumating din dito sa National Youth Commission Chair Ronald Cardema, kung natatandaan natin, no? Yes, oo. Ano na siya ngayon? Kabataan pa rin ba? Ay, actually, yung kapatid niya, sa aming kapatid, yung kapatid niya yung kinatawan ng Duterte Youth Party List, isa yung sa mga nanalo na party list. Pero ang agaw eksena kanina, namigay si Cardema ng press statement sa mga miyembro ng media. At Joyce? Meron siyang binigay na press statement. Parang pinamigay niyan pagpasok niya dito. Ang nakalagay doon, ang dahilan, bakit daw hindi pwedeng umupo bilang party list representative si dating COMELEC Commissioner Rowen Aguanzon. Dahil sabi dito sa press statement ni Cardema, kung pagbabasehan niya sa COMELEC resolution, pinagtitigyan lamang daw ang substitution kapag natapos na ang prescribed withdrawal period kung dalawang dahilan, kapag namatay o incapacitated na yung napiling nominee sa isang party list. Ngayon, kung matatandaan kasi natin si Guanzon, diba, ikinampanya niya itong three party list. Nakasama yan sa mga naproklama na kabigyan ng isang pwesto sa Kongreso. So, party list, pag sinasapan natin party list, Rica, 63 ang total number of seats na ilalaan ng Kongreso. Alinsunod yan sa sinasabi ng Constitution na dapat 20% ng composition ng ating mga kongresista dapat party list representative, 80% district representative. Pero may isang party list din kanina, bagamat kasama siya dun sa listahan, ito yung United Senior Party List. United Senior Citizens Party List. Kasama siya dapat itigyan ng pwesto, pero merong petition sa kanya sa accreditation na disqualify na siya, tapos may motion for reconsideration kailangan at i-resolve ng COMELEC kasama sa proclamation kanina. So technically, 62 seats, no, yung nabigyan formally ng Commission on Elections ng approval na sila yung makaupo na bilang party list representatives. No, kung titingnan natin yung Constitution, ang talagang dahilan ng pagkakaroon ng party list system ay para magkaroon, no, ng kinatawan ang mga itinuturing na underrepresented na sektor tulad ng labor groups, mga mahihirap, kababaihan, indigenous people, para mabigyan din sila ng boses sa Kongreso. Pagdating naman sa labas dito sa PICC, mga posibleng pangyayari dito. Yan mo na aking update mula dito sa... Joyce,
Okay, 63 party list representatives, pero 55 party list groups ang siyang naiproklama, tama? Tama, 55 party list groups. Oo, kasi hindi naman, kahit sabihin natin, meron tayong 63 seats, hindi naman equally distributed. And say, yung top one, may 3 seats, then meron kang limang party list na may 2 seats, then the rest, may 6 seats. So, base yun sa number of votes na nakuha nila itong election. Okay, yung isa kanina, hindi pinroklama dahil mayroong siyang kaso? Meron siyang, yung United Senior Citizen Party List, ito ay na-declared na disqualified to run. Pero kasi naboto niya, no, na-print na kasi yung balota, nakasama siya doon, may question sa kanyang accreditation. Pero nasama siya sa balota. Tapos may nag-file ang petition sa COMELEC na i-disqualify sila. So yung tinignan ko sa balota na nasama siya doon sa mga nabilang. So nabigyan siya, nasama siya doon sa mga top party list na nabigyan ng mataas na pod o kukura mo sa iba. So, pagkaman kasama siya doon sa hindi siya na ipoklin. Hindi siya mabibigyan ng upuan hanggat hindi na resolve yung motion for reconsideration na final doon sa petition. So, walang pumalit sa kanya automatically? Wala pa? O, wala pa. Kailangan yan ma-resolve. Yan ang aabangan dito sa COMELEC kung ano yung magiging final na decision ng COMELEC dahil meron na silang binabang decision na hindi siya accredited. Pero may motion for recognition na final, so kailangan pa yun ma-resolve mo na. Joyce, isang tanong na lang. Sino tumanggap as representative for P3-PWD? Hindi ko na napansin kanina dito kasi pag sinawit siya sa kara parang hindi nila pinapangalanan yung mabit. Mabit lang yan na tumataas nila sa entusiasmo. Pero wala naman, hindi ko napansin dito kung nandito si former Commissioner Guandon. Bagaman maraming tao kasi dito ngayon, kami nasa limited na pwesto lamang. At titignan ko pa if every month kung siya ngayon nag-appear dito. Pero as far as I'm concerned, hindi ko siya napansin kanina.